Nupalpal na mga kababayan ni Dina Congressman Ace Barbers sa Kadan Fernandez yung claim ni Digong during the Senate hearing na lumalala naman po yung krimen daw. Lumalala naman daw po yung krimen. Dumami yung mga crime incidents po sa ating bansa. Pinalalabas kasi mga kababayan ni Digong nang matapos yung kanyang term, bumalik na naman sa dati yung criminal activities. Yan po ang narrative ng mga followers niya. Laging pinapakalat sa social media. And maybe without checking the data mula sa PNP, naniwala din si Digong sa pambubula ng kanyang mga supporters. Isabi po ni Congressman Dan Fernandez at sa kanya Ace Barbers, based on niya sa data, yung war on drugs ni Digong, lalong nanganak ng mas maraming krimen. Mas marami ang krimen during the time of the war on drugs ni Digong. You see, tama naman po. Kasi nga, during the war on drugs, hindi lang yung mga kriminal yung gumagawa ng krimen, kundi pati police, naging criminal syndicate na po. Killing machine. Ang utos sa mga kababayan, galing mismo kay Digong, kill, kill, kill. At proud pa siya. Yan ang lumabas mga kababayan sa Senate hearing. Umamin siya na mayroon talaga siyang death squad. Yan na niya o. Si Senador Bato, death squad rin niya. Nilaglag si Bato at lahat ng mga general, mga kababayan, nilaglag niya as member ng death squad. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengsha Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. Si Nupalpal po ni Santa Rosa, Congressman Dan Fernandez, yung mga sinasabi ni Digong. Sabi rito sa balita ng Manila Times, the war on drugs niya, with its extrajudicial killings during the administration of former President Rodrigo Duterte, led to more crimes. Sabi po ng mga leaders ng House Quad Committee, disputing his assertion that crime was on the rise under President Ferdinand Marcos Jr. Mas mababa po ngayon based sa data ng PNP, 10% lower yung crime index ngayong administrasyon ng ating Pangulo as compared nung administrasyon ni Digong. You see? Quad Committee Co-Chairman in Santa Rosa Representative Danilo or Dan Fernandez said data niya from the PNP belied the former president's claim. Yan po. The PNP added, Fernandez noted that the index crime from July 2022 to July 28, 2024 dropped by nearly 62%. Mali pa nga pala ako.
Hindi 10%, ibang kwan siguro 'yon. Ibang taon. Ito 62% to 83,059 compared to 217,830 during the first 2 years ng Duterte's term as president. First 2 years ito. Yung unang pinalabas ng PNP, mga kababayan, yung last 2 years yata o last 1 year, 10% drop as compared to the same period sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, 10% drop. Pero sa first 2 years pala ng panahon ni Digong at first 2 years ng panahon ng ating Pangulo, 62%. Yung pagbaba po sa crime index. Mahilig kasi kayo sa mga haka-haka. Tingnan ninyo yung data. Ang mga DDS kasi po, kulto ni Digong at kulto po ni Pacquiao. Ngaya mga blind followers sila, mga kababayan. Hindi nila nakikita yung tama. Nabilog yung kanilang isipan po ng dating Pangulong Digong. Kaya maski anong sabihin po ni Digong, pinaniniwalaan nila kahit balibaliktad. Inamin na ni Digong na may dead squad siya. Inamin na niya na dami ko na niyang pinatay. Noon pa niya ako pumapatay. Ayaw pagmaniwala ng mga DDS. Joke man lang niya. Joke ba yun na 20,000 based on the records, 20,000 plus ang nangamatay sa war on drugs? Tapos ni-report nila officially, 6,300 lang. You see, pati yung records po, dinoktor, kaya mag-iimbestiga na po yung ating PNP. Yan sabi po ni Dan Fernandez. Sabi niya dyan, cases of murder, homicide, physical injuries, and rape decreased by 55.69%, while the number of cases of robbery, theft, car theft, and other crimes against property fell by 66.81% to 41,420 from 124,799 during the same period, the same comparative period, sabi po ni Dan Fernandez. Ito na yung 10%. Fernandez also noted that crime clearance efficiency increased by 27.13% while the crime solution efficiency rate, crime efficiency pala yun, mga kababayan, yung 10.28%. Namali lang ako ng basa, yung crime efficiency solution. Mas marami ang nasolusyon ng krimen sa panahon ngayon, mga kababayan. Kasi po, talagang sinosolusyonan. Noon po, yung krimen, tinatago kung sino yung mga perpetrators. Kasi nga po, ang otos, kill, kill, kill. You see? Tukang na tukang, EGK, EGK. So, ang nakakakommit ng krimen, paano hindi dumami? Mga authorities mismo. Imbes sila yung umahabol sa mga kriminal at iarap sa ustisya, sila na yung gumawa ng EGK. You see? Which is illegal. Kaya sabi ni Fernandez, we were duped, nabudol na naman tayo by the former president. Ngayon, si Quad Chairman, Quad Lead Chairman in Surigao del Sur, Representative Robert Ace Barbers, nagsabi rin na the PNP reported drug seizures worth 35.6 billion and arrested 122,309 drug suspects. So, hindi po totoo na pinabayaan na ng ating administrasyon, ng ating gobyerno ngayon, yung problema natin sa droga. So, sabi dito, both men agreed that the campaign of Marcos administration against illegal drugs, unlike his predecessor, was comparatively bloodless. The present national leadership niya values and respects the sanctity of life, sabi po ni Barbers. Wala pong utos na kill, kill, kill. Pero napakarami yung mga arrest at saka seizure ng droga. So pwede palang gawing ganito. May pagrespeto sa human life, sa sanctity of life, na hindi ginawa, mga kababayan, ng previous administration. Kaya po nanggagalaiti yung mga supporters ni Digong
at si Digong mismo, kasi yung hindi niya nagawa, nagawa ng ating Pangulong Bongbong. Na ungusan kasi po, ayaw kasing malampasan. Eh, sa katotohanan lang po, malayo po sa talino. Talino at galing, mga kababayan. Pati sa pag-ugali po, malayo. Ang totoong leader, mga kababayan, ay leader na may paninindigan, leader na totoong statesman, at makikita mo sa kanyang galaw at pananalita, mga aksyon at pananalita. Hindi yung dinadala-dala, mga kababayan, sa joke ang lahat ng bagay. Tapos sa pagmumura, walang ganong matinong leader, mga kababayan. Kung matinong leader yung ating hinahanap, di ba? Eh, sabi po ni Fernandez, the anti-drug war niya of the current administration is not likely to elicit anger, resentment, and the desire for revenge on the part of the people as it focuses on apprehending suspects and rehabilitating them instead of neutralizing them. Tulad ng utos, mga kababayan, ni Digong. So sabi dito, barbers believe that the war on drugs by the former president gave rise to more crimes instead of lessening them, as families of the victims niya may exact revenge against those committed it. Kaya walang tigil yung patayan, mga kababayan, noon. Kasi ang nag-i-encourage mismo ng patayan po, yung presidente mismo, inamin niya doon sa Senate hearing, gusto na ngang ipatigil. Sabi ni Senator J.B. Ercito, kung siya daw yung masusunod, gusto niyang itigil. Ang nag-initiate niyan, si Bongo at saka si Bato. Ang akala nila, sa gawa nila ng parallel investigation at doon magsasalita si Digong, magiging maayos po. At mapagtatakpan nila yung kanilang mga ginawa. Nilaglag sila mismo, pati sarili niya, nilaglag ni Digong. Yan, si Senador Bato niya. Yan, dead squad din niya. You see? Sabi nga dito sa amin, naula. Pinasubo nila lahat yung sarili nila. Meanwhile, sabi rito, Barber said they would take note of the former president's testimony at the Senate Blue Ribbon Subcommittee and confirm them once he testifies before the House panel. He said they would send invitations to everyone, including the former president, for the next panel hearing on November 7. O, tingnan natin, mga kababayan, kung talagang maisog si Digong, kung hindi naman magpalusot na nagkasakit siya. At sabi, mga kababayan, ni na Congressman Abante, Human Rights Chairman, saka ni Dan Fernandez, hindi nila ayaan yung pagmumura po ni Digong. Hindi nila papayagan sa Congress. Sabi ko sa inyo, i-contempt ninyo po. At ngayon, yung invitation ninyo, pag hindi in-honor, magpadala po kayo ng arestuaran. Itulad ninyo kay Pacquiao. Anong re-respeto sa dating Pangulo? Sarili niya nga hindi niya nire-respeto. Yung Senado, hindi niya nire-respeto. Nagmura siya na nagmura. Yung pagiging Pangulo niya, dating Pangulo, hindi niya nire-respeto yung kanyang titulo, yung kanyang opisina, sa kanyang pag-ugali. Pagkatapos kayo, irerespeto ninyo. Pati si Inday, walang respeto sa Congress, wag na ninyong irespeto. Sabi ko nga, mga kababayan, sa inyo, respect begets respect. Kung sa ibang bansa yan, baka kung ano nang sinapit niya, ano nang inabot niya, itulad ninyo kay Saddam. Si Saddam po, hindi umubra doon sa mga judge. Si Isopalpal na si Isopalpal, at nang masintensyan po, binitay si Saddam. Kasi nga po, no one is above the law. O tayo dito, wala mang bitay. O pag na found out siyang guilty, di ikulong si Digong. Yun naman ang gusto niya eh. Ayan, sabi rito, barbers also said they would also ask Duterte to control the use of foul language when he testifies before the panel. But he said he would not say if he would cite the former president for contempt if he has a back and forth discussion as he did with Senator Risa Ontiveros, who called him out for using expletives at the Senate. We will cross the bridge
when we get there, sabi ni Barbers. Like we said, if we invite him, we will afford him all the courtesy that is due him. Irespeto ninyo. Pag nirespeto rin kayo, di ba? O, di sa una, magbigay kayo ng kortesiya. Kasi bagong dating presidente siya. Pero on the proceedings, during na the proceedings, nagmura siya na nagmura doon at tumaas ng boses po as if mga alipin po kayo sa Congress, isight in contempt ninyo at i-detain ninyo sa Congress. Kasi nga po, no one is above the law. Kung hindi ninyo ang gagawin, binastos kayo dyan sa Congress, isara na lang ninyo yan na Kongreso. Di ba? Kung hindi kayo maninindigan, manindigan kayo tulad ni Risa Ontiveros. Nag-iisang nanindigan po sa Senado. Kaya mabuhay po si Risa Ontiveros. Huwag kayong pabubuli po. Kaya digong, namimihasa po siya sa masama niyang ugali. Kung hindi po ano, hindi siya nasaway ni Coco Pimentel, huwag kayong pumayag po sa Kongreso. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matawa sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan, ha? Mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, ano, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.